Ang gusto ko na lang matulog. Magstay sa bathroom, matulog. Alam mo yung feeling si Bewa na marami kang gusto gawin, mayroong kang maraming gustong tapusin, meron kang mga problema na parang I feel alone in this moment. Marami akong worries sa mama ko sa Pilipinas. Marami akong gustong gawin para sa kanya. Hindi ko alam kung paano. Sometimes I feel depressed too much, everyone. I feel too depressed this moment, actually. Be like this. I want to cry. Hello everyone. This is my routine for today. I'm not okay. I'm not happy. Dahil just this week, I received some messages, some mga nagsusumbong at yung mga komento ng side ng pamilya kong mga walang hiya. Nagadala ako sa mama ko dahil yung trauma na pag napakinggan niya yung pangalan, isa sa mga taong pamilya na malapit sa dugo ko na tinutulungan ko. Pag mapakinggan ni mama yung pangalan mo, grabe nanginginig si mama sa sobrang trauma dahil inaano-ano mo daw siya ng kutsilyo. And then, ang daming gamit na nabenta sa bala sa bahay, binibenta. Hindi kayo umaamin, okay lang. Ang gamit, pwede ko pang bilhin. Ang bahay ko na sinisira, binababoy ninyo, pwede ko pang ayusin. Pero yung tiwala ko, as in, wala na talaga at ayaw ko na talaga makikita yung mga pagmumukha ninyo. Grabe. Ang sakit, nervous trauma, depression, stress, binigay nyo sa amin. Mga walang hiya kayo, sana maramdaman nyo rin kung paano manervyos at matrauma. Ha? Maramdaman nyo rin balang araw, ha? At sana din maalala ninyo yung tulong namin sa inyong lahat, ha? Sana maalala ninyo na pangit man kami sa paningin ninyo ngayon, pero ilang mga buhay ninyo na tinulungan namin. Sa totoo lang, everyone,
yung kadugo natin, bihira lang talaga na magkaroon tayo ng kadugo na tatanawin nila na ang utang na loob yung pagmamahal at pagtulong natin sa kanila. Yung ibang kadugo. Talaga, walang utang na loob. Papatayin ka pa. I-inside job ka pa. Kaya today everyone, I'm not okay. Dahil sobrang pag-alala ko sa Pilipinas, sa mama ko. Hindi ko alam kung ano ang unahin ko, gawin ko. Kahit sabihin ko man na kasalanan nila, marami naman akong naitulong, sila ang babaya, mga abusado, abusada, pero alam nyo, nandito pa rin yung pag-alala ko lagi, dahil nagmamahal ako sa inyo. Yun ang totoo. Ako, apektado ako every time pag mayroon akong pakinggan na hindi maganda. Masakit sa akin. Lalo na ngayon. Gusto ko mang uwian ang mama ko. Gusto kong tingnan ang sitwasyon niya. Hindi ko magawa dahil ay COVID. Pera din. Grabe talaga today everyone. Wala talaga akong energy talaga. Napakasad ang feelings ko. I feel depressed. I feel stressed. I feel very sad. I feel very lonely. I don't know. I'm so very delicate today. Nasad lang talaga ako sa mga napakinggan ko. Which I feel useless.